Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Aldrin Santander and welcome back to my channel. Yes. So, ano yun? So yun guys, ang tagal kong nakapag-vlog uli. So, today's video nga pala is about video reaction lang naman kasi nakakita ko ng isang video mula sa TikTok. And that video from TikTok, galing rin siya sa balita mula sa SMNI. So, nakita niyo naman siguro yung thumbnail ng video nito, di ba? So, yung thumbnail ko is about connection ni VP Lenny sa CPP-NPA. So, iniimbestigahan na ng kataas-taasan kung meron nga bang connection ang Lenny to CPP-NPA. So, ayan guys, today's video nga, it's just a reaction video. So, tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Intro muna tayo. Okay, welcome back! So, ayan guys, let's play the video na lang. And after this, kayo nang mag-judge kung ano talaga ang connection ng CPP-NPA mula kay Lenny. Sisilipin na rin ng BNP ang posibleng ugnayan ng CPP at PA sa kampo ni Vice President Lenny Robredo. Ito'y matapos na kumpirmahin ni Cavite Congressman Boying Remulla ang pakikipagsabwatan anya ng kampo ng pangalawang pangulo sa mga komunistang teroristang grupo. Narito ang dagdag detalye ng balita ni Paul Montibon live. Paul, magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, Kyle. Bagamat wala pa namang sinasabi ang kabuuang detalye at galaw ng Intelligence Unit ng Philippine National Police, pero seryoso natitingnan o sisilipin ng ahensya itong sinasabing sabwatan, alyansa sa pagitan ng grupo ni Vice President Lenny Robredo at ng CPP-NPA-NDF. Sa susunod na mga araw, inaasahang magsusumite ng kanilang intelligence report ang Philippine National Police sa opisina ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa lumulutang na ugnayan ng CPP-NPA-NDF sa kampo ni Vice President Lenny Robredo. Kasunod rin ito ng naging pahayag ni Cavite Congressman Boying Remulla na hindi lahat ng dumalo sa Cavite rally ni VP Lenny ay mga Caviteño, kundi karamihan sa mga ito ay pawang mga miyembro ng CPP-NPA. We will look at it and submit the report to the President. Yung mga rallies, statements are the one that is, you assess it. Kasi yung intelligence work, we cannot give you intelligence work. If we go to the field and our intelligence operatives are monitoring and then the statement, ina-assess yan and then we give it to the proper authority. Pero iginiit ng PNP na maaaring hindi lang ang kanilang ahensya ang kailangan na makipag-ugnayan dito upang matukoy ang katotohanan sa nasabing aligasyon. We're only one of the agencies. So kami, directed by the Commander-in-Chief, we will submit our report to the Commander-in-Chief. Matatandaang sa panayam ng SMNI kay Ka Eric Celis na dating kadre ng CPP-NPA, sinabi nitong tila nagbubulag-bulagan ang mga kampo ni Vice President Lenny Robredo sa pagpasok ng CPP-NPA-NDF sa kanilang campaign sorties. Giit pa ni Ka Eric, ang tanging interes ng Robredo camp ay makakuha ng dagdag na boto sa nalalapit na eleksyon. March 9, nang magbigay ng pahayag ang kalaban ni VP Lenny Robredo sa pagkapangulo na si Senator Ping Lacson, kasabay ng pagkabahala nito sa anya'y pagpasok ng mga miyembro ng CPP-NPA sa mga rally ng pangalawang pangulo. Ang kanyang pahayag ay nauna nang nakumpirma ni Ka Eric Celis mula sa mga nakuha din nitong impormasyon sa mga dating kasamahan sa Kilosan. Pero nito lamang Linggo nang kumpirmahin ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Pastor Apollo C. Quiboloy ang anya'y sabwatan ng kampo ng mga komunista at ni VP Robredo batay sa ibinigay na intel report sa tanggapan nito. But what I really am afraid of is the report of the intelligence community. Kung may panahon ka, ipabrief kita ng ano, yeah, ng the intelligence people. Yes, ma'am. There's a grouping of the communists, itong mga dilawan, pati
itong mga may isa pa mga well of course itong komunista is already a terrorist organization. Hmm. So mga dilawan that's I forgot the other one. Yan ang ano na diyan ang ano ng gobyerno. They're watching for that kind of situation. They might be, yun ang sinabi ko na pwedeng manggulo. Kasi they have this working relations now with the Dilawan and the election is the objective really. Para sa kampo ng pangalawang pangulo, tahas at itong sinabi na wala siyang ugnayan sa CPP-NPA-NDF kasabay ng pagtanggi na may opisyal na pag-endorso ang CPP-NPA-NDF sa kanyang kandidatura. Pero nitong nakaraang araw lang din, nang mag-post sa social media account nito ang founder ng CPP-NPA na si Joma Season na nagpapahayag ng pagsuporta kay Vice President Lenny Robredo. So, ayun na guys, nakita naman siguro yung video, no? So, kayo nang humusga para sa mga sarili nyo. So, it's up to you kung maniniwala kayo or hindi. So, all I just want to say is, kung sinong kandidato mo, be it, supportahan mo siya at susuportahan din namin yung kung sino yung susuportahan natin or ibuboto natin. I know it's very hard na sabihin ito na sana wala ng awayan, sana wala ng ganito, sana wala ng ganyan. Kasi nga, hindi natin hawak yung mga control ng mga tao. Ano na lang, gusto ko na iparating sa kanya. Sa lahat ng ating gagawin, ipagdasal na lang natin lahat-lahat. So, ayun guys, yun lang. And thank you so much sa panonood. And I hope you will subscribe to my YouTube channel. Please click the notification bell na rin. And keep on supporting my channel. And hopefully, magsasubscribe kayo and support me always. Thank you and have a nice day. Bye-bye!